Magandang araw mga ka-idol. Kung mapapansin nyo, meron tayong DVR dito, HDMI cord, camera, video balloon, hard disk, at power supply ng DVR, at power supply ng camera. Papakita ko sa inyo mga ka-idol kung paano at kung gaano lang kasimple mag-install ng CCTV. Mga ka-idol, tara! Una, mga ka-idol, kakabit natin ang hard disk. Dito yan, mga idol, ang hard disk. Ito, oh, connector niya, may lagayan siya dito. Naka-terminal naman niya, mga ka-idol, hindi naman papasok yan kung hindi siya doon dapat. Iyo, mga ka-idol, pasok. Dito, mga ka-idol, susunod natin, turnilyuhan ang hard disk. Kung mapapansin mga ka-idol, may turnilyuhan yan dyan. Oh. Iyon, oh, butas na yan. Oh. Tapos ito yung turnilyo niya mga ka-idol. Lalagyan natin siya. Para hindi gumalaw yung hard disk. Sensitive kasi yan mga ka-idol. Kailangan hindi siya gagalaw. Madali siyang masira pagka gumagalaw. Yan mga ka-idol, nakakabit na ang ating hard disk sa loob. Ang susunod naman natin, ay pakikita ko sa inyo kung saan nakalagay ang camera. Camera 1, camera 2, camera 3, at camera 4. Ito naman mga ka-idol, HDMI. Ilagay na natin ang HDMI mga ka-idol. At ito naman, VGA. Kung wala kang HDMI cord, pwede kang gumamit ng VGA. Pero dito, may reserba tayong HDMI. Ito ang gagamitin natin. At ito ang isasaksak natin sa likod ng TV. Iyo, kakabit ko na mga ka-idol. Iyo, nakakabit na. Ngayon, ang susunod naman natin, itong power supply ng DVR. Ang lagayan nito mga ka-idol dito. Iyo, nakalagay na. Tapos mga ka-idol, bibitawan muna natin to. Ituturo ko sa inyo kung paano natin ililinya ng mabilis ang cord. Mga ka-idol, kumuha ko ng wire. Cat 5 wire ang tawag dito. Ang laman nito, mga ka-idol, 8 wire. Pwedeng 4 na camera ang magamit dito. Sa 2, 3, 4 na camera ang pupwede dito. Ngayon, isang halimbawa lang yung ginawa ko na to na square box para magkaroon ka lang ng pattern kung paano ang iyong gagawin. Gagawin mo mga ka-idol, kung ito ay naglagay ng square box sa labas ng bahay, samahan mo na nitong platform wire. Ayun, ganun mga idol, pag samahin mo siya. Ngayon, siya ang isusulot mo sa flexible hose or PVC. Depende sa iyo, idol, kung ano gusto mo papunta sa DVR. Ayun mga ka-idol, kita mo na dito na 'to sa DVR. At ito na rin yung platform wire. Nakukuha na natin ang power supply. Gagawin natin ngayon, susunod natin gagawin mga ka-idol ay ilalagay natin ang camera. Dahil nga sa 4 na camera kaya nitong ka-idol na Cat 5 na to, kung gusto mo may susunod ka pa sa kabila, lalagay mo lang siya dito. Ididiretso mo lang siya. Diretso mo lang siya sa susunod mong camera. Ayan. Ang camera mo ay sa pangalawang camera, ito na lang ang gagamitin mo. Isang wire lang. Pwede maaari mong gamitin kung gusto mo. Ayan mga ka-idol. Ayan, pumasok na siya. Ngayon, pwede ka pa rin magdagdag dito, pangatlo. At magdagdag ka pa sa bandarong, pang-apat. Ngayon, itong flat cord ka-idol, lalagyan natin siya ng outlet. Pwede mo siyang putulin mga ka-idol. Ayun, pinutol natin ka-idol. Kung
para hindi ka malito mga ka-idol, kung kanina buuto, pinutol ko para magkaroon pa ng outlet yung sa susunod mo na camera, kaya natin ito nilagyan. Ngayon, para hindi ka malito, sinabi ko, putulin mo. Ang gawin mo, balatan mo ang dulo. Pareho. Balatan mo pareho ang dulo. I-splice mo. At siya mong ilagay sa outlet. Dito sa outlet na to. Ipitan mo ka, idol. Yon, nagpit na. Yung isa naman. Ano mga ka-idol, dalawa pa siya, dumiretso pa siya sa susunod mong camera. Cut 5, tsaka flat cord, papunta pa siya sa susunod mong camera, sa pangalawang mong camera o pangatlo mong camera hanggang pang-apat na camera. Ganito lang ang gagawin mo. Lalagyan mo lang siya nito. Ngayon, itong cut 5 na to na pinasok natin, babalatan natin siya. Daan-daan lang ang pagbabalat nito mga ka-idol para hindi maputol yung kasamahan niya kasi tatakbo pa yon sa kabilang camera. Kukuha lang tayo dito ng para sa camera na to. Yung mga ka-idol, nabalatan na. Ito mo. Ilang piraso siya? Apat na pares. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon, kukunin natin ka-idol yung isang linya nito. Yun ang gagamitin natin para dito na camera. Na, nasa sayo kung anong kulay, basta tandaan mo. Ang kukunin natin sa ngayon, green. Iyon, pinutol ko ang green. Ito ang lalagyan natin ngayon ng video balon. Yung tatlo na to, buo pa to, idol, papunta sa susunod mong camera. Sa tatlo mong kamerang natitira kung maglalagay ka pa. Ngayon, idol, isang green at isang white green. Isang pure green ba, idol? Tsaka isang may halong green na white. Balatan mo siya mga ka-idol, daliri lang, pambalat ka-idol, kuko. Ngayon, lalagyan natin to mga ka-idol ng video balon. Ito ang video balon mga ka-idol. Ito ang video balon. Yung plus niya, positive, at yung minus niya, negative. Ang gagamitin natin positive dito mga ka-idol ay green. Itong green na to ka-idol, lalagyan na natin siya. Ipitan natin ng suwabe. Huwag masyadong maigpit ka, idol. Suwabe lang. Tapos itong white and green, dito naman sa negative, lalagay natin siya. Ayan, mga idol, meron na siyang video balloon. Lalagay naman natin ngayon ng camera. Fit Vision, idol, 2 megapixel. HD. Yun mga ka-idol. Magagawin natin dito ka-idol, dito natin siya ilalagay. Tuturnilyo natin siya sa pantakit natin dito. Dito natin ilalagay yung ating camera. Tuturnilyo natin ito mga ka-idol ng black screw. Itong black screw matulis para mabilis ikabit pag matulis. Parang si Campeles, matulis. Naikabit ko na mga ka-idol sa square box ang camera. Ang pagkakabit ka-idol, kung nasa taas man siya, ang pinaglalagyan mo, dito sa ilalim mo kukunin. Dito mo siya ilalagay sa ilalim. Papasok sa square box. Para umulan man, tutulo ang tubig dito, pati moist niya, makasisingaw siya. Ngayon mga ka-idol, ito yung cord ng camera sa ikinabit nating video balon. Dito natin siya ilalagay. Iyo.
Tapos ito naman ka-idol ang lalagyan ng power supply. Lalagay mo siya dito. Tapos ito naman ka-idol power supply na 1 ampere. Sasaksak mo siya sa nilagay nating outlet. Pwede naman kasi mga ka-idol na centralized na power supply. Ang problema, pag nasira siya, sira na siya lahat. E itong individual, masira man ang isa. Kung apat ang iyong camera, may natitira ka pang tatlo. Tsaka, ang ano nito ka-idol, kahit 20 meters, 40 meters, 100 meters, pagka naka-individual ka ng power supply, kayang-kaya niya. E sa centralized, ang minimum lang niya, 20 meters hanggang 30 meters. Yun lang pagkakaiba niya mga ka-idol pagka naka-centralized. Ngayon ka-idol, kaya natin to nilagyan ng square box. Dito natin to ilalagay. Papasok natin siya dito sa loob. Gagawin nating taguan. Tapos itong takip na nilagay natin, lalagay natin ganyan, panatakip. Iyan ka-idol, di ba? Wala na siyang makikitang wire. Nakatago na. Ngayon, tuturnugin natin to mga ka-idol. Ka-idol, itong pumunta sa DVR na wire, eh dahil isang camera lang naman ang inilagay natin, na kulay green, ito lang ang lalagyan natin ng video balloon. Itong tatlo na to, inaabang natin sa pangatlong camera, pangalawang camera, pangatlong camera, at pang-apat na camera. Itatabi lang natin siya, i-build lang natin siya dito. Kung maisipan mong dagdagan, hindi ka na maglilinya pa. Dito ka na lang kukuha. Ganun din ka idol, balatan mo lang. Tapos, baluktot. Lalagyan uli natin siya ng video balloon. Ito ngayon mga ka-idol. Negative positive lang ulit parang ginawa natin kanina sa camera. Hindi ka pwedeng magkapalit. Ayan, kinakabit na natin ng video balloon ka-idol. Ayan, nakakabit na mga ka-idol. Yun ngayon ang ilalagay natin sa likod ng camera. Mili tayo kahit saan dito, okay lang. Kasi isang camera lang naman yung ginawa natin. Pero kung apat ang lalagay natin, 1, 2, 3, 4 lang natin din yan. So idol, yung out, yung platform wire na pinakita ko sa inyo kanina, lalagyan natin siya ng plug para may supply dun sa camera. Gagawin natin siyang disaksak sa tabi lang ng saksakan ng TV. Ito, lagyan natin siya ng ayan mga ka-idol, nakakabit na ang plug. Sasaksak lang natin ito mamaya sa isang extension na kahit hindi kay Alinsyon, basta gagamitin natin extension. Tapos itong mouse mga ka-idol, dito. Kahit saan dito sa dalawa na ito, pwede ito mga ka-idol. Tapos yung isa, kung may gusto kang makuha record, ikakopy mo, lalagyan mo siya ng USB. At ito namang isang nasa taas, internet mga ka-idol, pwedeng ilagay natin sa internet kahit nasa ang lugar ka makikita mo sa cellphone. Kung gusto mo, tuturuan kitang i-connect sa cellphone. Hindi muna siguro ngayon, siguro sa mga susunod na video tuturo ko kung paano mag-connect sa cellphone ng CCTV. Itong HDMI mga ka-idol, ilagay na natin sa TV at subukan na natin. Ayan mga ka-idol, papaanda rin na natin. Tingnan natin kung gumagana na siya. Ayan mga ka-idol, gumana na. Ito yung ginawa natin plug. Sinaksak natin siya sa extension ni hindi kay Alinsyon. Tapos itong power supply, dito natin siya sinaksak. Ayan ka-idol, gumagana na. Ayan, pwede mo na siya i-zoom. Gumagalaw siya. Dino yan ka-idol. Ganun lang mga ka-idol. Simple lang mag-install ng CCTV. Pero hinihingi ko sa inyo ang subscribe nyo at hinihiling ko na palimbangin ang bell para updated ka pa sa mga susunod kong video. At ang susunod kong video, ipapakita ko sa inyo
kung paano mag-connect sa cellphone ng CCTV na kahit siya ang lugar ka na doon ay makikita mo. Hanggang sa muli mga ka-idol, salamat.